ilang dekada na dumaan, ilang buhay na ang nabuwis, at marami na rin dugo ang dumanak, maangkin lamang na mga katutubong Subanen ang kanilang lupang ninuno. Ngayon nabigyan na sila ng pagkakataong ariin ang lupay, mauuwi pa yata ito sa wala. Samahan niyo kami sa bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte upang saksihan ang pagpupunyagi ng tribong Subanen. Subanen, ito ang tawag sa pinakamalaking pangkat ng Lumad o katutubong tao ng Mindanao. Simple lang ang pamumuhay ng mga Subanen, ang magtanim ng kamoting kahoy, mais, palay at ang pagkakainin. Ang mga pangkat ng Subanen ay matatagpuan sa kabuuan halos ng Zamboanga Peninsula. Sila ang unang nanirahan sa mga bahaging ito ng Mindanao. This is our measurement when we plant the plant palay. Karamihan sa mga Subanen na naninirahan sa Kapatagan ay namumuhay ng tulad sa mga mamamayan na kadalasan natin nakakasalamuha. Ngunit sa likod nito ay mga natatanging karanasan na ibang-iba sa isinasabuhay nila sa kasalukuyan. Kagaya ni Ginang at Titang Laras Imbing na anak at asawa ng isang Timuway na siya namang tawag sa leader ng mga Subanen. I'm a Subanen. I speak Subanen anywhere, even when we went to the States. We call to my, I have many nieces and nephews, his two daughters are now in the States, and we call in the phone Subanen. At ni Dr. Vicente Laras Imbing, na anak ng isang Balyan, na tawag sa manggagamot ng mga Subanen. So your father was a Balyan, and do you believe now what he used to do as a Balyan? Actually, when he uses herbs, I still believe that because I have experienced it. Before the advent of antibiotics and modern drugs, we were using herbs and we got well. But do you believe that he got guidance then? No, he got some guidance from supernatural beings. Do you yourself receive guidance from supernatural beings? No more. Because actually when we are Christianized, as if those things were just midway. Pagkakakilanlan na inaalagaan kasabay ang pagtatakwil sa kinagisnan. Do you regret having given up a culture which is uniquely yours? Actually, no, because we believe we have more freedom as an individual. We are not tied to any beliefs or rituals which we have to perform just to appease these spirits, because actually they are lesser spirits. Do you still consider yourself Subanen? I am still respecting the culture. I am anywhere I go, I always tell people I am a native of Zamboanga. Does that mean you're Subanen? Because the natives of Zamboanga Peninsula are Subanen. I see. Yes. But do you practice the culture? Or, yeah. No more, because when we accepted the Christian Missionary Alliance. Kasama sa teritoryo ng Subanen ang liblib na bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte kung saan kami patungo. Mula Cagayan de Oro City, naglakbay kami ng halos 16 na oras at dumaan sa iba't ibang bayan ng Zamboanga Peninsula upang imbestigahan ang alitan sa pagitan ng Toronto Ventures Incorporated, isang kumpanyang mina, at ng mga katutubong Subanen sa Siocon. Ginabi kami sa daan. Hanggang dito ba naman may probe? Pangalan ng eskwelahan nga lang. Pumarang naman sa aming daan ang isang FX dahil lumubog ang gulong nito sa putikan. At nung naghahating gabi na, napigitan na kaming matulog sa loob ng jeep. Kinaumagahan, nagpalit kami ng sasakyan dahil hindi raw kakayanin ng jeep ang maliliit na tulay na aming dadaanan. Ito ang habal-habal o motorsiklo na siyang pangunahing transportasyon ng mga tao patungong Siocon. Kung matagtag sa jeep, mas tagtag kami sa habal-habal, may maputik at mabatong daanan.
nakabaka ba rin kaming tumawid sa isang sirang tulay na nasa ibabaw ng mabatong ilog. Naipit naman sa isa pang tulay ang gulong ng muto ng aming mga kasamahan. At kung mamalasin ka nga naman, na flat pa ang gulong na aming sinasakyan. Sa wakas, narating din namin ang lugar na aming sadya, ang unahang bahagi ng kanatuan Siocon. Nasupresa kami sa inihandang palabas ng ilang Subanon para sa amin. Ang base ay pinangunahan ni Apo Panga na isang balyan. Inihinga niya sa amin ang pagtutol niya sa operasyon ng isang kumpanya ng mina. At dahil sa kanyang posisyon sa kanilang tribo, malakas ang impluwensya niya sa kanyang nasasakupan. Masakit, hindi mo ako nagagutaw. Ayoko sanang masira ang kagubatan nang dahil sa pagmimina, dahil dyan ako kumukuha ng gamot kung may mga nagkakasakit na Subanon. Upang lalo pa naming malaman ang bangayan, pumunta kami sa pinakasentro ng pamayanan. May kahoy na nakaharang. Hindi pala kami basta-bastang makakapasok sa lugar. Standard operating procedure daw ito ng Toronto Ventures Inc. Ano ba ang purpose nitong harang na to? Checkpoint. Checkpoint para sa kumpanya? May otoridad ba ang kumpanya na gumawa ng checkpoint dito? Oo. Bakit? Kontrolado ba ng kumpanya itong buong lugar? Siguro, ganyan. Dahil ginawa nila man. Pagkapirma, sakalang kami pinapasok. Narating namin ang pinakapusod ng lugar. Senyor Om! Siocon, Zamboanga del Norte! Nanginahanglan niya sa mong tabang! Tabangin niya sa mong gimulo karon! Tumambad sa amin ang isang pagpupulong ng mga Subanon at ilang small-scale miners sa loob ng isang maliit na chapel. Meeting daw ito ukol sa nangyaring pagbubuwag ng piket nila noong ika-6 ng Setyembre. Ang piket ay para pigilan ang operasyon ng TBI. Isa ang ginagawang taga! Tuwing ginapulis sa nila! Wala sila nagtabang sa ato, pero kita ka... Bawat isa ay nagpahayag ng kanika nilang mga sentimiento tungkol sa pang-aabuso raw ng mga taong nagpahinto ng piket. Kahit ang mga kalalakihan ay di mapigilang maiyak sa ibinabahagi ng ilan nilang kasamahan. Ibubog nila kami. Kaya gusto nila pumasok, bundusin lang. Ang sabi namin din lang, may gusto mag-bundus sila. Especially, bubog. Ang mga pulis, nagbubog sa amin. Lahat basta ng trabahante sa TBI, nagbubog sa amin. Dito is nilang ang kinauna ng aming mga magulang. Dito sila nabubuhay at dito rin sila namamatay. Katulad namin ang naiwan dito. Gusto din namin na dito rin kami mabubuhay at ayaw namin ng tao galing sa ibang lugar dumating dito, gawin nila kami ng maging estranghero o squatter sa aming sariling lupain. Noon sa wala pa yung TBI, walang gulo rito. Lahat kami dito kahit kahit hindi Lumad, kahit anong tribo nagpunta dito sa amin dito, masaya kami rito. Ito ay ilang mga kuhang larawan mula sa summary report ng Mine Management Division sa Siocon habang pinahihinto ang piket. Kinabukasan, muling nagpikit ang mga Subanon upang pigilin ang pagdidrill ng TBI. Bakit kayo nandito ngayon? Ano ba ang pinaglalaban niyo? Ngayon ang pakuuna o kumpanya. Hindi kami gusto na magbudos ng kumpanya dito, masiraan ang aming kabuhayan namin. Kung ayari sa amin, mamatay na kami sa gutom ka dito na ang aming kabuhayan. Sa di amin mamula, di amin matubo ng kumpanya. Kung tubuan namin mamula, naksaling gubera, ayok, niyog, labnan, palay. Ang Toronto Ventures Inc. o TVI ay pag-aari ng Toronto Ventures Pacific Inc. na hawak ng isang Canadian sa bisa ng Environmental Compliance Certificate o ECC na ibinigay sa kanila noong 15 ng Setyembre 1996. Sinimula ng TVI ang kanilang eksplorasyon sa may 486 na hektaryang lupa ng kanatuan Siocon. Ang lupa rito ay mayaman sa copper, ginto at pilak. Pinaplano ng TBI na ipatayo ang isang open pit mine na nangangailangan ng pagbubuta sa ilang hektarya ng lupa dito.
Subalit ang lupang ito ay nasa ilalim din ng Certificate of Ancestral Domain Claim o CADSI ng mga Subanon na ibinigay naman sa mga Lumad noong 21 ng Oktubre 1997. Ito ang naging ugat ng kanilang tunggalian. Nagsadya kami sa tanggapan ng TVI sa Maynila upang alamin ang kanilang reaksyon sa hinain ng mga katutubo. Nagkaroon kami ng siguro hindi bababa sa 12 public hearings, no, sa kung saan lahat ng sektor ng Siocon community, nandiyan ang mga Subanon nga, okay, ang mga small scale miners, mm-hmm, ang mga farmers, ang mga fishermen na dumalo at nakilahok sa anong ito, sa hearings na ito, no. Nakapanayam din namin si Timuay Boy Anoy, may hawak ng CADSI at matigas na tumututol sa operasyon ng TVI. Ayon sa kanya, dumalo nga sila sa ilang meeting, ngunit hindi para makipagkasundo, kundi upang patikusin ang operasyon ng TVI. Nabigla na lang daw sila nung magsimulang mag-operate ang mina. Tumututol kami sa operasyon ng TVI dahil masira ang aming mga ang kalikasan, ang aming lupa, yung ninuno. Wala pang ang EPRA, wala pa yan ng CADSI, doon na kami nakatira sa lugar na yan. Ang problema dito ay ang pagbibigay ng gobyerno ng 2 magkaibang sertipiko para sa iisang lugar, ECC para sa TVI at CADSI naman sa mga Subanon. Naunang nabigyan ang TVI ng sertipikong makapagmina noong 1996 at noong 1997 naman ibinigay ang CADSI sa mga Lumad. Ayon sa isang timuway na aming nakausap, ang may kasalanan diyan, siguro ang gobyerno, bakit nagbigay ng 2 kuan position paper sila? Binisita namin si Director Horacio Ramos ng Mines and Geosciences Bureau upang mabigyang linaw ang isyong ito. Pag meron ng existing say MPSI down, no, which was issued earlier than the recognition of the CADSI, it has to be respected. Very claro yan, claro. That's in the implementing rules and regulations ng IPRA. But it doesn't mean that yung respect na lang baliwalain yung rights ng indigenous people. The mining rights or the mining company should sit down and talk with the indigenous people on how they would come up with some agreements to again validate yung pag-stay nila doon. Saan naman pumunta ang mga Subanon? Saan naman kami pumunta? Halimbawa, mag-operate sila. Yung pagtutol namin doon sa tibiyan na yan, dahil sa pag-protection namin ng aming lupain nino, no? Para sa sumusunod, hindi na para sa amin, para sa mga anak naman yan. Gayun pa man po, sinasabi niyo, wala na kayong mapag-usapan pa? Wala na. Nakipag-negotiate na kami kina Boy Anoy. In fact, si Boy Anoy, si Boy Anoy kasi nung panahon na nakakausap pa namin, pag magkakasakit siya, meaning lahat ng pangangailangan ay sa amin, ano. Nung lumabas yung CADSI, nag-iba yung kanyang pananaw, no. Ayaw na niyang makipag-usap sa amin, siya na daw ang may-ari ng property. Kung may alita na namamagitan sa TVI at grupo ni Boy Anoy, nagkaroon din ng hidwaan at pagkakahati-hati sa pagitan ng mga Subanon. Pinuntahan namin ang isang grupo ng mga Subanon na sumusuporta sa mina at pinamumunuan naman ng isang nagngangalang Timuay Marciano sa Pian. Masigla ang ginawang ritual ng mga kasamahan ni Boy Anoy nang kami dumating, mataimtim na seremonya naman ang sumalubong sa amin sa kampo ni Timuay sa Pian. Ayon sa kanya, ito raw ang palin, isang dasal na magbibigay sa kanya ng kaliwanagan ng isipan para masagot ang aming mga katanungan. Itinanong namin sa kanya ang pagdududa ng ilang Subanon sa pagiging Timuay nito. Ang turing ba sa'yo ay Timuay? Mayroon ituturing din na Timuay dahil kung isalasay natin mga nino, no? Kami mga Subanon, ang blood yung tawag natin doon. Lahi? Yung lahi. May lahi ng Timuay at may lahi din na yung tinatawag na balyan, yung nanggagamot. Ganun lang sa kami. Si Marciano sa Pian, taga Zamboanga del Norte.
sa amin, sa katutubo, ganito ang nangyari sa katutubo. Hindi kayo dapat maging leader doon kung hindi ninunog mo yan paka-leader mo. Kung leader ka man sa ibang lugar doon, kayo umuwi mag-leader. Ito, sa mga nag-prinsip. Prinsip? Prinsip. Ayon kay Marciano Sapian, nagpapagamit si Boy Anoy sa mga small-scale miners para labanan ng TVI. Ito ang nagtulak sa pangkat ni Sapian na naakit sa mga ipinangakong benepisyo ng industrialisasyon na mapahiwalay na rin sa grupo ni Anoy. Ano yung mga anak, dalagat binata na, wala pang eskwela, lang yung grado. Iyon ang inisip ko na kung may kumpanya na papasok dito, nagawa ito ng ano, yung mga parilan, yung mga daanan, maaaring yun nga ang daan na punta ng Siocon, tibia yan ang ano mo, nag-stock mo. Wala naman kami sa small scale dahil noon pa yan, tumutol na kami sa mining. Ayaw namin talaga yung mining dahil ang mga Subanen, yung katutubo, hindi sana ba sila sana ng mina na hindi nila yan na practice. Ito, segregation na ito. Ang ipinaglalaban ngayon ni Sapian ay ang mapahiwalay ang kanyang lugar, ang barangay Tabayo, sa pumumuno ni Boy Anoy. Meron akong claim na i-submit sa September sa Central Office ng Dinar, sa NCIP, na i-segregate, ihiwalay itong, ano ko, ihiwalay. Hindi ko naman baliwalay niyang cuts eh. Ngunit, kung saan siya nakatira, doon mandun ang cuts niya, hindi dito sa akin lugar. Sinasabi niyo ho na yung lugar na pinagtayuan ng TBI ay hindi lugar ni Marciano Sapian. Kay kanyan eh, kay pangalumaya sa miligyan kasapian, nagsinungaling lang siya. Nang tingnan naman namin ang mga nakalistang tribal leaders sa CADSI, wala roon ang pangalan ni Timuay Sapian. Ayon naman kay Direktor Ramos, wala pa rin kasiguruhan na maaari ng mga Subanen ang lupaing ito dahil hindi pa naman titulo ang hawak nilang papeles. Ito kasi ancestral domain claim pa. It has not ripened into an ancestral domain title. Pagka ancestral domain title, then pwede na mag-exercise ng right yung mga Subanens over these certain areas in a manner that can be final. Sa ngayon, nagsisimula ng mag-bulldoze ng lupa ang TBI, habang ang mga Subanon na sakop ni Anoy ay patuloy na nagpipikit upang mapahinto ang operasyon. Lalaban namin, ayaw namin yun ang mga mina doon. At saka kami naman, pinanindigan naman namin ang karapatan namin sa lugar na yan. Habang ipinaglalaban ng mga Subanen ang karapatan nila sa kanilang lupang ninuno, ipinaglalaban din nila ang karapatan nilang sumamba, magsalita, at mabuhay na naaayon sa kanilang kultura. Ngunit ang pinakamalaking balakid nito ay maaaring manggaling hindi sa isang minahan o gobyerno, kundi sila mismo na may kanya-kanyang pakahulugan sa kanilang pagkatao.